pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit, ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiirali niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero, matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain, ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog, kakain ang damo ang leon na animoy toro, maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas, hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ang lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin, hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang ama, at walang nakakikilala sa ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita, hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay December 4, first week ng Advent. Ano ibig sabihin ng Advent? Paghahanda. Preparation, but we need perspiration as we listen to the Word of God. We need sacrifice. And ang mahalaga po yung service natin. Ang paghahanda pong ito ay para magising dahil nga po itong nag-usap sa UST.
nag-iwas sa Ateneo mga kanilang mga census, ibang mga Catholic schools na out of 10 na mga kabataan na Katoliko, isa lang ang nagsisimba. Kaya nakaraang buwan na November, where are the other 9? Pinagaling 10. Isa lang yung nagsimba. Kaya sa preparation na ito, ito po isang malaking mission natin sa ating pamilya, kabagana kaibigan, sa ating eskwelahan, sa ating company. Ilan doon ang mga natutulog sa kanyang pananampalataya. At kung ano man ang kanyang religion, sana pagbutihin niya na hindi bigotry, na hindi na walang prejudice, na sana open, Catholic, universal, interfaith. Kaya po salamat sa unang adventong ito. Kaya ito po kulay violet, ibig sabihin maging handa, for we do not know when. Nadinig po natin na sa preparation na ito, sinasabi ng Panginoon, you have hidden these things from the wise and the learned. Dahil natatabunan sila, nabubulagan sila na tinatawag nating, yun nga po, yung lust of the eyes, lust of flesh, lust of pride. Yung yabang ng tao, hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya nga po, nung last November, nung bumalik si Cardinal Tagle, sa first week ng November, naiiyak siya. Meron siyang tinatawag ng mga practical atheist. To heaven on Sunday, but to hell on Monday. Yung mga nominal pang, yung mga nasa comfort zone, yung mga sinasabi nilang ako'y observer lang, ako ay ayokong magkaroon ng active participation sa Katoliko. Kaya salamat uli sa mga INC dating daan, mga born again, atake ng atake. Katoliko naman, hindi naman kailangan sumagot. Pero sana magising tayo. Nasa atin yung the privilege to share the kingdom of God. Ang salita niya directly, meron tayong tradition, history na pinangahawakan ng ating simbahan, ang mga nakaraan at tayo ang continuation. Pero ang nakakagulat po sa salita pa lang, sa Bible pa lang, nako, wala tayong mga chapter and verses. Hinahayaan na lang natin mga born again, ang mga umaatake sa Katoliko. Kaya sa Advent na ito, isang pagising sa bawat isa na ito hindi pwedeng si Cardinal Tagle lang. Hindi pwede yung mga bishops lang natin, mga pare, mga missionaries, mga madre, yung ating mga lay people. Ang tanong, ask not what others can do, gobyerno man o simbahan. Ang tanong, ako, sa adbyentong ito, sa paghahandang ito, ako ba'y naniniwala? Gusto ko bang makarating sa sinasabi ni Jesus na this were revealed to the humble? Pero wag naman sana yung humble na ordinary na nga, hidden pa, ayaw nang lumabas, ayaw nang makiisa. Ito po ang panahon na tanungin natin ating sarili, nagkakaedad na po, lalo na kami, yung mga kabataan natin, kung hindi gigisingin yan, gaano pa kaya, anong kinabukasan nila? Sila ba ay magpapatuloy? Asan sila? What part of the church where they belong? Conservative? Na kahit si Kristo hindi rin makapasok, masusungit? O yung liberal, pro-poor, progressive, ilang percent lang daw yun? Kung yung conservative, yung mga 2-5%, itong mga liberal na ito, yung mga 10% lang. Pero where are the other 90%? Yun po ang malaking challenge sa atin. Kaya sana po, itong sa adbyentong ito, paghahanda, we need conversion from within. Unless you change from within, be transformed by the renewal of your mind, talagang napakahirap po. Conversion, reconciliation sa iba. Maging bukas tayo, kaya ipagdasal din natin itong mga project natin sa ating interfaith, ecumenical. Inaanyayahan ang ibang religion, napagbutihin nila sa kanilang mga religion, at tayo, ipakita natin na yung pag-ibig natin kay Kristo, sa kanila, ibinabahagi natin ang pag-ahari ng Diyos na merong tinatawag nating sama-sama sa pagharap sa problema. Solusyon, sama-sama, interfaith, ecumenical. At makita natin sa ating mga education, mga pangkabuhayan, wala na mga tinatawag nating mga discrimination. Hindi na yung mababa ang pagtingin sa ibang religion, kundi iginagalang, minamahal. Kaya nga po, sa adbyentong ito, masabi natin that the life I live now is not my own. Na sana ang espiritu ni Kristo sa adbyentong ito, masasabi natin ang pag-ahari ng Diyos nasa bawat isa, nasa community na ating sinasamahan. Hindi pwedeng ako'y ayokong sumama sa mga community niyan, sa mga grupong niyan, sa choir member na ito, mga lay people. Dapat makiisa ako
at hanapin ko. At hindi ko kailangan magpalipat-lipat. Kung hindi pagbutihin ko kung nasaan akong pamilya, you did not choose your family. Maring napili mo ang iyong company, ang community, pero kung naroon ka, pagbutihin mo at anyayahan mo silang maghanda. Bakit? Dahil hindi naman natin alam kung kailan babawiin ang pahiram na handog na ito hanggang narito tayo. Sapagkat kung tatanungin mo, Advento, paghanda, anong paghanda? Dahil marami sa atin uhaw na uhaw, gutom na gutom, hindi alam kung bakit, why we're here, where did it came from, where are we going? Kaya nga salamat sa pagpili mo sa TV Maria ang ito. Pinag-uusapan natin ang essential, pinakamahalaga, napakahalaga ng lugar mo rito. God loves you, unique active participation. God loves you, unique conversion. God loves you, unique thanksgiving. Kaya ipagdasal natin, at ipinagdarasal kita, gabi-gabi, ididipa ko ang aking kamay, na ikaw, ako, ipagdasal mo, at lahat ng ating mga kasama, at mga kapatid natin who keep on searching, but they have to suffer dahil hindi madali ang tanggapin ang paghahari ng Diyos na ang buhay natin habang narito ang Advento yung service natin. Active participation with concern, respect with forgiveness, and true love, especially to the little ones. Muli ako nagpapasalamat sa True TV Maria. Namit ko si Brother Alfredo Abrenica ng Cebu, Sister Annalyn, Erwin, at iba pang mga True TV Maria. Nadala natin ang inyong mga love offerings para Home for the Aged sa tahanan ni Maria Carmona. Ako po yung paring pabalik sa Africa. Sabi nga ni Father Orbos, hindi nakabalik dahil namatay yung nag-aalaga ng mga Aitas sa prison ministry. Kaya through this TV Maria, tulad ng ginawa ni Brother Alfred, inaanihan ko po kayo, magpadala kayo, sumulat kayo, at yung gusto makiisa ay dali natin sa mga maliliit. Sapagkat sa bawat Advento, huwag natin kalilimutan ng maliliit ni Kristo. Whatsoever you do to the least of my brethren, simula sa ating pamilya, kapitbahayan, at yung mga helpless natin, the least, the last, and the lost, gawin natin yan for the honor and glory of God. Amen. Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth a quiet night. In a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.